300 na stranded ng mga pasahero sa iba't ibang pantalan sa lalawigan ng Cebu, nakauwi na matapos tanggalin ang suspensyon ng mga biyahe ng barko dahil sa bagyong Bising. Para sa update, mga kasama natin si Carmel Matus ng Radyo Pilipinas Cebu. Carmel? Mayong buntag, Asep, JV. Matapos nang mangyalit na ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi ng Northern Cebu at bumuti ang lagay ng panahon, pinayagan ng tumuloy sa kanilang pagbiyahe ang mga na-stranded ng mga pasahero sa iba't ibang pantalan dito. Sa tala ng Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, nasa 306 na po ang pansamantalang hindi nakabiyahe noong simula noong Sabado sa kani-kanilang mga destinasyon dahil nga sa sama ng panahon na dala ng nagdaang bagyong si Bising. Dahil dito, pansamantala muna silang pinatuloy sa mga iba't ibang lokal na pamahalaan na nag-provide ng mga temporary shelters. Lunes ng gabi, nang tanggalin na ang suspensyon ng mga biyahe at kahapon nga ay nakauwi na ang mga ito sa kani-kanilang mga destinasyon. Ayon kay Ritelen, ang tagapagsalita ng Cebu PDRRMO, nag-iwan ng isang patay at 3 sugatan na mga individual ang nagdaan na bagyo. Kahit na hindi ito direktang tumama sa kalupaan ng Northern Cebu, nagdala naman ito ng malakas na hangin. 2 nga ang naitalang bahay na partially damaged matapos tumumba. At nadaganan ng puno ng niyog ang tahanan ng isang lolo at lola at isa namang barong-barong sa bayan ng Carmen at Catmon. Dahil dito, nasawi ang isang 47 taong gulang na ginang na kinilalang na Poy-Poy habang ang kanyang asawa naman at anak na babae ay sugatan sa nangyari. Sa isinagawang press conference ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia, sinabi nito na magpapaabot ng tulong ang Cebu Provincial Government sa pamilya ng nasawi sa pamamagitan ng kanilang Provincial Social Welfare and Development Office. Isa pang naitalang sugatan ang isa sa 2 mangingisla na nailigtas ng Philippine Coast Guard noong Linggo ng hapon matapos tumaob ang kanilang sinasakyang bangka. Nagpumilit na umuwi sana ang 2 mangingisla mula mainland ng bayan ng San Remigio papuntang isla ng Bantayan kahit paman sa abiso ng mga otoridad na walang pinapayagang maglayag dahil sa malaking alon at malakas na hangin na dulot ng bagyo. Bukod sa mga ito, wala namang iba pang nadagdag na naitalang pinsala na natamo ng mga bayan at isang lungsod sa pagdaan ng bagyong Bising sa Northern Cebu. Ikalinihin sa lalawigan sa Cebu, kini si Carmel Matus, Radyo Pilipinas.